una yung mukha mo na natatama sa lupa. Parang ganun ang nangyari kay Idol Rapitul po ngayon. Kaya tinanggal niya ito, binura niya. Eh kaya lang, the damage has been done. Marami nang galit sa'yo. Dito nakikita ko, dito nakikita ko na unsubscribe, unfollow, Rapitul po. Ay, nako, sarap. Makdo, coffee tayo. Now, kung matandaan ninyo, eh kasi hindi ako masyado nanonood sa showbiz eh, kaya medyo nahuli ako dito, no? Pero dahil naging controversial, eh talagang hinanap ko na ito, no? Si Idol Rafi Tulfo, eh isa sa pinakasikat na mga personality sa radyo, television, at of course sa social media, no? Ay noong nakaraang September 19, 2 Sundays ago, no? Ay, aba, kumanta? Libagon? Libagon, pinakanta. Naku, nakakatawa ka naman, Idol Rapi. Huwag mo ipilit sarili mo, no? Na kumanta na hindi ka naman marunong kumanta, no? Siguro mas magaling pa ako kumanta sa iyo, eh. Pero anyway, the following day, sa kanyang programa Wanted sa radyo, aba, medyo talagang umakyat sa ulo. Parang tornado. Ha? Ganun-ganun. Yung hangin. Ang lakas niya. Bumasok dito sa utak ni Idol Rafi Tulfo. Akala na niya, dahil ang dami na niyang mga followers and subscribers, eh kaya niya na ngayon na mapapaniwala at pangakuan ang taga ABS-CBN. Sabi niya, sige lang. Relax lang kayo. Konting panahon na lang ito. Ito po si Idol Rafi Tulfo. At may dagdag ko. Konti lang. Apo. Siyempre, walang nagsasalita sa kanya doon. Tahimik. Pero makikita ko lungkot. Dati-dati, nag-guess na ako sa ABS-CBN umpa. Maraming tao masaya, pero doon malulungkot sila. Kasama doon sa lungkot ko, kung kayo'y nalulungkot, huwag kayo malungkot dahil. 6, 7, 8. Yan na lang. Okay. Pwede natin sabihin 9, 10. 10 months. Kasi 10,000 kasing nawalan ng trabaho. O, pwede baka sabihin ni Lord, sige, 10 months. Okay na ulit. Di ba? Mm-hmm. Bakit ka tumatawa? Wala, Idol. Masaya ako sa 10 months na yan. Okay, 10 months. Mm-hmm. Di ba? Mali mo. So, kumbaga, magbabanggaan yung 16 million versus 42 million subscribers. Nagets mo? 16 million versus 42 million. 42 million ata yung subscribers. Kung i-combine mo pa, baka 50 million, ano? Opo. Versus 16 million. Alin mas marami doon? Yabang ni Idol Rafi, oh, 16 million versus 50 million. Yung mga subscribers doon niya, pag sinasama-sama yung subscribers at followers niya sa YouTube, sa Facebook, ay aba, sabi niya, abot pa yan ng 50 million eh. Magkakabanggaan. Ha? Yung 50 million versus 16 million, saan bang mas marami doon? Ano bang ibig sabihin ni Idol? Tatakbo siya kasi, sabi nila, tatakbo siya bilang vice president ni yung pinag-usapan natin, si Senator Manny Pacquiao, no? At siyempre, kapag tumakbo siya, ay naniniwala siya na mananalo silang dalawa. At ito nga, dahil sabi niya, nakita ko doon kung ang lungkot-lungkot ng ABS-CBN ngayon, no? Wala nang tao ngayon, no? Walang tao halos. Nakakalungkot dahil 10,000 mga empleyado nito ang nawalan ng trabaho. Kaya, huwag kayong magalala. Higit 10 buwan na lang. Matatapos na ang kalbari ninyo. Dahil si Idol Rafi Tulfo magiging vice president. Yun ang, hindi niya sinabi na vice president, pero yun ang ibig niya sabihin. Yung nasabi niya eh. 16 million
versus 50 million. Sino ba ang magwawagi? Kaya ba ng 16 million na bumoto kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong 2016, itong 50 million na ipinagyayabang niya ng mga subscribers niya at mga followers niya? Naku! Eh, yung math mo kasi bulok eh. Bulok yung math mo. dahil hindi yan makakabigay sa iyo ng tagumpay. It will not make you win. Alam mo ba kung bakit? Kasi pinagsama-sama mo yung subscriber mo dito sa isa, subscribers mo, followers mo dito sa isa, ay sabi mo, 1 + 1 + 1 = 4. Eh hindi mo alam na yung 1 dito sa kabila, eh 1 din dito, 1 din dito, 1 din dito. Eh nako, multiple crapping. Multiple crapping ka kasi marami dyan na nagsusubscribe sa iyo sa channel na ito, nagsusubscribe sa iyo sa YouTube, sa Facebook, sa kung ano pa, eh pare-pareho yun, no? Kumbaga, yung binibig mo 50 million, ay ba kapag siksik mo yun, no? Pinag-isa mo yun, kung sino-sino, yung walang ghost. Si Juan dito, si Juan dito, si Juan dito, eh ba isahin mo lang yan. Eh siguro, baka umaabot ka lang sa, palagay pa natin 16 million din. Yeah. Palagayin natin 16 million. Pero hindi mo nauunawaan, Idol Rapi Tulfo, na kung meron kang 16 million na subscribers, followers, supporters dyan, sa radyo, sa television, sa YouTube, sa Facebook, marami dyan sa kanila. Mga diehard Duterte. sila ay napabilib sa iyo, naniwala sa iyo dahil akala nila sumusuporta ka kay Pangulong Duterte. Kaya dito tayo, suportahan natin to si Idol Rapi Tulfo. O ngayon, hindi 50 million yun. Mali yung mat mo. Sorry to say, bulok ang mat mo. Mas magaling pa ako sa iyo. Number two, ay, kapag ipalagay mali 20 million yan, lahat-lahat, 20 million individuals. Ipalagay natin yung 16 million, baka kasama dyan sa 20 million. Eh, pagbabawas yun yung 16 million, aba, 4 million ka na lang. Eh, baka yung 4 million na matitira sa iyo, eh, aba, baka nayabangan na ngayon sa iyo. Eh, sabi, napaka-laki na ng ulo ng taong ito, napaka-arrogante na, eh, iwanan nga natin ito. Uy, marami ngayon, nakikita ko. Unsubscribe, unfollow na ngayon yung trending dito. Unsubscribe, unfollow, Rapi Tulfo. Hay nako, baka bukas at sama makaluwa, Kaya siguro i-delete mo ito, no? Ibinura mo. Kaya siguro nakita mo na rin at natakot ka na baka mag-backlash. Parang yung buntot ng pagit. Malakas 'yon, not napakasakit. Kaya natakot ka, binura, wala na yan, Hanapin nyo, wala na yan sa, tawag nito, sa Facebook at YouTube ng TV5, no, kung saan ito ginaganap ang kanyang radio program na wanted sa radio. Natakot din siya. Nakita niya na, oops, mali yun. No? May, tinatawag na, there is a parang napakalaking apoy. Masusunog siya. Okay? Tanggal. Eh, paano? Malas mo kasi sa panahon na ito, Idol, eh magkamali ka lalo na sa online, sa social media. Marami dyan mga loko rin nagbabantay lang na magkamali ka. Madulas ka lang ng konti, nakarecord at ipapakalat. Kaya nga ako, mayroon kopya eh. Oh. Tinago mo ito. Oh, ang una ko itong nahanap dito ay sa sa website lang, sa isang online publication, pero somehow may napagagaling ng social media, napagagaling ninyo diyan, may mga kaibigan tayo diyan na kagadget. Ito, Sir Boy, ito yung itinatago ni Idol Rapi Tulfo. Ano ngayon masasabi mo? Tumahimik ka bigla. Tumahimik ka bigla dahil alam mo ngayon,
you realize na it was a big, big blunder. Napakalaking blunder ito. Parang nadapa ka, poof! Yung tao na face down. Yung madadapa ka at maano ka, yung una yung mukha mo na natatama sa lupa. Parang ganun ang nangyari kay Idol Rapid Tulfo ngayon. Kaya tinanggal niya ito, binura niya. Eh kaya lang, the damage has been done. Marami nang galit sa iyo. Dito nakikita ko, dito nakikita ko na unsubscribe and follow Rapid Tulfo. Eh, kung tatakbo ka pa bilang Vice President, I guarantee you, matatalo ka. Kung tatakbo ka pa bilang senador, eh baka duda pa ako doon kung mananalo ka. Dati kasi, sa mga survey, pumapasok ka dahil nga marami ang humahanga sa iyo. Marami ang napabilib mo sa iyong mga radio program at television program. Marami kang natutulungan. No? At maraming naniwala sa iyo noon na sinabi mo, hindi ako tatakbo na kahit na ganito ako kasikat ngayon. Hindi ako tatakbo. Wala akong hilig sa politika. At talagang dinidepensa mo pa si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Eh ngayon, iba na. No? Eh iba rin itong politika kasi. Eh, no? Intoxicating yung nakakalasing. Kapag nakakaamoy ng ano sa politika, ay parang umiiba. Eh, tignan nyo si Pacquiao. No? Tignan nyo si Isko Moreno. Ah, yan si Idol Rapi Tulfo.